Magandang magandang araw po mga minamahal na mga magulang at kapatid. Sa channel na to kung saan po sinasagutan nyo sa makatanungan sa puso't isip natin sa magitan ng salita niya, Biblia. So ngayon po pag-usapan po natin ay tungkol po sa okasyon na paparating ano po, ang Pasko. Ang pamagat po natin paksa, paano ba dapat tumugon ang Kristiyano sa War on Christmas? Siguro tayo hindi natin masyadong mapapansin to kasi ito ngayon ang nangyayari sa bansang Amerika. Kung natrabaho po kayo sa mga BPO o kaya mga call center, tinuturuan na po yung mga CSR o Customer Service Representatives na huwag po magsabi na Merry Christmas sa mga Amerikano na kausap nila sa telepono. Okay, so marami pong nakakapansin po na may giyera laban sa Kapaskuhan sa mga pampublikong lugar. So ito pong paksa po natin ay dinedicate po sa mga kababayan natin po na naninirahan sa Estados Unidos. Ano po? At sa mga Kristiyano po na natatrabaho sa mga BPO at centers. Ano po? So, kamakailan po may nilabas po na artikulo sa The Christian Post at ayon kung saan po si Franklin Graham, yung anak po ng sikat po na evangelist na si Billy Graham, nagsalita po tungkol po sa War on Christmas na nahalata din po niya o napapansin niya sa ipunan po sa kanila. So, yung po mga naniniwala sa realidad ng gera na to sa War on Christmas, nakikita po na yung nipilit po nilang tanggalin salitang Christmas sa mga usapan ng tao. Ngayon po, ang pinapakanta po sa mga mag-aaralan sa elementarya, "We wish you a happy holiday," imbes na "We wish you a Merry Christmas." Ano daw? So, hindi na Christmas concert ang tawag nila, kundi winter concert. So, nag-aanyaya po sila na magdala ng mga bagay na gagamitin nila para sa holiday display. Pero walang kaugnayan daw po sa relihiyon ang mga dapat dalhin. Halimbawa, silungan ng mga kabayo, pero walang mga tao. Sa mga supermarket naman po, pinagbabawal ang patiin ng mga customer ng Merry Christmas. So, pwede kayong Christmas shopping, sorry. Pero walang nakasulat o walang maririnig na salitang Christmas sa mga mall. So, hindi po masama magsabi ng Happy Holidays o Season's Greetings. Pero kung itong sasabihin para lang hindi mabanggit ang salitang Christmas, dapat lang tayo sigurong magtanong kung anong na talaga nangyayari. Ano? Pinagdiriwang sa mga pampublikong paaralan ng sarili-sariling okasyon. Sa ngalan po na inclusion at tolerance, sorry. Gusto rin po na inclusion, lahat kasama. Wala pong inyecha pwera na grupo o relihiyon. Ano? Tolerance, wala pong inaaping relihiyon. So, lahat po rin na-celebrate po nila yung mga okasyon sa mga paaralan. Maliban po sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. So, tinatanggal po ang lahat ng pagbanggit po sa salitang Christmas sa lipunan sa American po. Dahil hindi daw lahat ng mga mamamayan doon Kristiyano o pareho ng paniniwala. Yun. Pero bakit po nila ginagawa ito? Sa anong talagang dahilan naman po? Kung bakit nila inalis ng salitang Christmas? Para alisin din ang Diyos sa kultura at pumumuhay ng mga tao. So, gusto nang gawin na isang secular na holiday ang Pasko. Diba? So, rineject na po nila ang Panginoon sa bansang Amerika.
So, karaniwang pong ginagamit pong argumento na state, oh sorry, church versus state, simbahan laban sa Estado, mga pananalitang pampolitika ang ginagamit nila para maging dahilan daw po kung bakit tinatagal ang salitang Christmas. Pero mas malalim pa po dito ang bias nila laban sa Kapaskuhan. Ang gera po laban sa Kapaskuhan ay isang spiritual po na labanan at hindi po political. So kung tayo Kristiyano, paano ba dapat tumugon sa war on Christmas? So ilan po mga mungkahin po? So ipagdiwang pa rin natin ang Pasko, pakita po ang kagalakan ng Kapaskuhan sa buhay po natin. Ituro po natin sa pamilya natin ang kabuluhan ng pagsilang ni Hesukristo at gawing makahulugan ang mga tradisyon sa kapanahunan na to. Hindi man po natin alam ang eksaktong petsa na kapanganakan ni Kristo, ang totoo po, pinanganak po siya sa mundo. At yan po inspirasyon po natin, magsilbing inspirasyon at dahilan kung bakit tayo nagsiselebrate. Kasi po may mga grupo na wala sila daw Pasko, kagaya ng mga Iglesia ni Kristo, kasi hindi naman daw po December 25 pinanganak ang Panginoon. Pero kung talaga naniniwala sila na pinanganak ang Panginoon, kaya alam po nila ang petsa o hindi, magsaselebrate sila, tama po? So, hindi po natin alam lahat kung kailan talaga. No? Pero, ang diwa po ng Pasko ay yung binigyan ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. Ano po? At yun po ang nakapagbigay ng kagalakan po sa atin. Pangalawa pong gawin po natin, batiin natin ng Merry Christmas ang iba. Kapag binati po tayo ng Happy Holidays, maging specific po tayo. Batiin po natin sila ng Merry Christmas. Mag-object man sila, huwag tayong pa-apekto. Napakagandang halimbawa pong makita po natin sa story po ni Charles Dickens na Christmas Carol. So, yung bida po dito, ayaw po niya sa Pasko. Ang pangalan po niya, Ebenezer Scrooge, sorry. Ganun po man, hindi nito napigilan ang pagbati sa kanya ng pamangkin niya ng Merry Christmas. At inanayahan po siya na pag Noche Buena, yun po, ng kanyang pamangkin. So, pangatlo po, sabihin po natin ang katotohanan ng may pag-ibig. Nakasulat po yan sa Efeso 4:5. So, napakaganda pong oportunidad na i-share ang pag-ibig ni Kristo at ang mensahe po ng mabuting balita. Ano? Sa panahon ng Kapaskuhan. So, siya po ang dahilan ng panahon na ito. Sabi nga nila, Jesus is the reason for the season. Ano? So, hindi po natin sinaselebrate yung mga material na bagay, yung pagkakaroon po natin ng 13th month pay, ito, kundi ang pagdating ng Panginoon Hesukristo. Dahil siya po ang tumubos po sa atin. Ito. So, siya lang po ang pinanganak para mamatay. Pangapat po, ipanalangin po natin ang mga nasa kapangyarihan. Unang Timoteo, 2. Isa hanggang 3. Basahin po natin ang nakalulutulong. Dito po sa salita ng Diyos, puntahan po natin yun. Unang Timoteo, 2:1. Una sa lahat, pinapakiusap kong panalangin niyo ang lahat ng tao, ipaabot niyo sa Diyos ang kahilingan niyo para sa kanila na may pasasalamat. Panalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan na tamang pag-ugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos nating tagapagligtas. Yun. So, pag-pray na lang po natin sila nito. So, kayo pong nandyan po sa Amerika, mga Pilipino kayo, panalangin niyo po ang gobyerno po. No? Na sila po ay makakilala ng totoo sa Panginoong Yesus. Ma-realize po nila yung mga
ginagawa po ng pagkakamali po yung mga ibang tao doon na gustong alisin ng Panginoon sa kasaysayan ng Amerika. So, humingi po tayo ng karunungan, manalangin na magkaroon ng revival para hindi na maging offensive po ang salitang Christmas. Kundi, igalang po nila ito. So, maging mapayapang mga mandarima po tayo sa paglaban natin sa kultura na kontra sa Pasko. So, di sabihin po, nasa espiritual na labanan tayo, ating pong mga sandata ay spiritual din po. Agay ng panalangin at yung kalasag ng pananampalatayan po. So, sa panahon po ng Kapaskuhan, magsaya po tayo at magdiwang dahil nagkatawang tao ang atak ng Diyos. Bakit po? Dahil mahal tayo ng Panginoon, Diyos Ama. So, puntahan po natin ng sentro po no, ng mabuting balita dito po sa John 3.16. Ito po nakalagay. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa nalibutan, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, mahal po tayong lahat ng Diyos. No, kahit ano pa tayo, sino tayo, kinikilala tayo, hindi. Po. Kahit ano tayong trabaho natin, o kaya wala tayong trabaho, mahal tayo ng Panginoon. Po. So, lahat tayo dahil meron tayo kahalaga sa Diyos, kanina tayo kamahal, ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang Diyos anak, nagkatawang tao, para mamatay po para sa atin. Akuin ang kasalanan natin. Tanggapin ang parusa ng kasalanan po natin. Nang sa ganon, tayo po ay pwedeng mapatawad sa lahat po nating makasalanan po. So, siya po ang Lamb of God. Ang tupa ng Diyos na nagalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kasi noong pong panahon sa Old Testament, yung mga hayop, gaya ng tupa, inaalay yun po, sinasakripisyo para hindi na ni Lord makita yung mga kasalanan ng mga tao. Patakpan ang dugo ng mga hayop noon. So ngayon po, ang ultimate sacrifice po ay ang bugtong nanak ng Diyos, nagkatawang tao, namatay sa cross, pang tubusin tayo po. So, wala na po ibang mga pagligtas sa atin. Hindi tayo kayang ligtas ng relihiyon natin. Hindi tayo kayang ligtas po ng sarili nating pagpapakabanan. Ano po? Kahit na everyday pa tayo magpapako sa krus, wala pong epekto po yun. Walang pagbabawas ang kasalanan na magagawa sa atin. Kahit na lahat po ng sekta salihan po natin, hindi po tayo makakasiguro, ano po, o makakatiyak na tayo po ay ligtas. Ang kailangan po natin tanggapin ang bugtong na anak ng Diyos bilang tagapagligtas sa sarili natin at Panginoon ng ating buhay. So, yun po ang paraan para tayo po ay maabsuelto. Magkaroon ng kapatawaran po sa lahat ng mga kasalanan, tayo ay matanggap sa karyaan ng Diyos. So, yun po ang panyanya ko po sa inyo ngayon. Yun po. So, kaya tayo nag-celebrate ng Christmas. Hindi dahil December 25 ang talagang birthday ng Panginoong Jesucristo, kundi siya po ay sinilang. Po? So, napakaganda nga po ng kanta ni Twyla Paris, po? Isang Christian singer. Noon na po, matagal na po yung kanta niya na "This world will never be the same." Sabi ng lyrics ng kanta, "The Son of God was born a little babe in Bethlehem." So, napakalaki pong himala po naman po na naparito ang anak ng Diyos. Naging sanggol, naging tao, nakatulad natin, ano po? Dahil sa mahal tayo ng Diyos. So, sinabu po tayo para gawin niyo ng Panginoon. Na nilikha lang naman niya po tayo, pero nagkatawang tao po siya.
para may mamatay para sa kasalanan natin. Kasi wala na po tayo ibang pag-asa, kundi yun lang. Yung ginawa po ng Panginoong Jesus. So, kung hindi po dumating ang Panginoong Jesus, lahat po tayo papunta sa kapahamakan. Lahat po tayo malalaglag po sa apoy ng impyerno dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa magitan ni Kristo Jesus, ating Panginoon. So ngayon po ay aminin natin sa Diyos na tayo po yung makasalanan at tanggapin natin ang provision. Ang tanging solusyon sa kasalanan po natin ay si Jesucristo, butong anak. Kaya nga sabi niya, wala makakarating sa Ama, hindi sa umalitan ko. Siya lang po ang daan, wala na po iba. Hindi po tayo maliligtas ni Mama Mary. Hindi tayo maliligtas ni Pope Francis. Hindi tayo maliligtas po ni Muhammad. Po? Pag sunod sa Quran, hindi rin tayo maliligtas. Pag susumikap na sumunod sa Bible, hindi rin tayo maliligtas. Sa sarili nating kalakasan. Ang kailangan po natin, ang nag-iisang tagapagligtas, si Jesucristo. Abutin po natin ang kamay nating Panginoon. Hayaan po natin na sagipin niya po tayo sa lusakan po, sa dumi ng kasalanan, at gawin niya po tayong matuwid at banal sa harapan ng Diyos. Sa magitan ng paglilipat po sa atin, malilipat po sa atin ang kabanalan ng Panginoon. Jesucristo. Kasi yung kasalanan po natin ay inilagay po sa Kanya. Kaya po, nakipagpalitan po siya para tayong mapatawad, para tayong paging banal, para tayong mapawalang sala ng Diyos. So, kung yun pong gusto niyo na ngayon, maging totoong Kristiyano, po hindi lang kayo miyembro ng isang relihiyon. Kundi magkaroon kayo ng tamang relasyon sa Diyos. Magsisi po tayo. Talikuran na po yung mga kasalanan natin. At isuko natin ating buhay sa Panginoong Jesus. Gawin natin siyang sarili nating Panginoon at tagapagligtas. Sumunod po kayo sa panalangin ako. Lord, yan maraming mong salamat, Panginoon, sa salita niyo. Tungkol po sa Kapaskuhan, Lord, na realize ko po ang kagandahan po ng celebration ng Pasko dahil dumating po kayo, Panginoon. Kung hindi po kayo dumating, wala pong saysay ang anumang celebration, Panginoon, ng panahon na to, Lord, na okasyon na to. Panginoon, maraming salamat dahil sa pag-ibig nyo. Pinila nyo ang inubutong nanak, Panginoon, para isilang, Lord God, bilang tao at tanggapin ang parusa ng mga kasalanan ko, Panginoon. Lord, inamin ko po na ako isang makasalanan. Patawad, O Diyos, sa lahat po ng mga kasalanan ko. Tinatalikuran ko na po lahat ito, Panginoon. At Panginoong Jesus, binubuksan ko po ang ngayon aking puso. Linisin niyo po ako sa lahat po ng aking mga kasalanan. Kayo na po ang maging tagapaglitas na aking kaluluwa. Panginoon, kayo na rin po ang maghari at magpatakmo ng aking buhay. Sinusuko po sa inyo ang trono ng aking buhay, Panginoon. Kayo na po ang maupo, Panginoon. Simula po sa araw ako na ito, Panginoon, ako yung maglilingkod sa inyo at susunod sa inyo, Panginoon, hanggang sa huling hininga. Panginoon, bas po sa inyo rin po ako ng Banyang Espiritu pang maintindihan ko yung salita at may sagawa ko po ito sa araw-araw at maging matagumpay ako laban sa lahat ng tukso na lang ang Diyano. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa niyo po para sa akin. Sa kapatawaran po ng aking makasalanan, sa kaligtasan ng aking kaluluwa, Panginoon, sa oras na ito, at sa buhay na walang hanggan, ipinagkakalog mo rin po sa akin dahil sa masampalataya ko ng totoo kay Jesucristo. Thank you, Father God, sa lahat po ng nilaanin niyo para sa akin. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kung nalalangin ko yan, magsaya kayo. Congratulations. Napatawad na po lahat ng kasalanan niyo kahit gano'ng kalaki pa yan naman po. So, para kayo lumago sa pananampalataya, magbasa kayo ng Biblia, sumayon niyo po sa Gospel of John. Galingin niyo po magbasa one chapter a day para makilala niyo yung Panginoon. Po?
So, mamahal niyo lang ang isang tao kapag kilala niyo siya. Ganun din sa Panginoon. The more na nakikilala natin siya, the more na napamamahal sa atin ng Panginoon. Kaya kailangan kilalanin natin ang Diyos ang pamamagitan ng pagbasa ng kanyang banal na salita. At yan po ang Biblia. Ang magandang umpisahan po ay yung Gospel of John. Kasi dun po nagpapakilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak. So, magandang po tayo ng church kung saan po ang pinataas. Hindi po kung sino-sino santo, hindi po pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan ng founder, ginagawa ang appointed son of God, hindi po yung pangalan ng sekta o relihiyon. Kundi si Jesus Cristo lamang, dahil siya lang po ang magdadala po sa atin sa presensya ng Diyos. So, muna po maganap tayo ng church. Kung saan po ang pinapangaral po ay purong salita ng Diyos, walang dagdag, walang bawas. Mula Genesis and Revelation, hindi po ang tradisyon ng simbahan, hindi po doktrina ng mga tao, hindi po filosofiya ng mundo. Po? Kundi, ang Word of God, ang nakalagay sa Bible, po? Mula Genesis and Revelation. At sa muna maganap tayo ng church, kung saan po ang Espiritu Santo, ang kumikilos sa kalagitnaan po nila. Tumutulong sa pagsamba, pinabago ang buhay ng bawat mananampalataya. So, kayo po yung na-bless po sa ating pinag-usapan ngayon. Pagsabihin niyo po sa mga kakilala niyo, kapitbahay, mga katrabaho, na may sagot ng Diyos sa mga tanong po nila. Hindi na kailangan makapasalunin, mapilitang manood ng mga programa kagaya ng dating daan, na kunyari sinasagot ng tanong pero pinapaikot lang mga tao, at yung mga tao pinapabilib lang sa dami ng alam ng host, ano, sa Biblia, kunyari. Pero ang pakay po nila, isa lang. Daling kayo sa panibagong sekta. Ano? So dito po, ang isa lang po ang gusto ko pong mangyari. Ang adiya kakain po natin, ating pong layunin, itas ang pangalan ng Panginoon Jesus Cristo, at daling po lahat ng mga tao na makakapanood nito sa paanan ng Panginoon para maligtas. So kung may mga dagdag kayong comments, suggestion, feedback, sulit nyo lang po sa akin na kayo mag-email kayo. Pwede kayong mag-tweet, ano po. Kaya isulat nyo sa baba, may space po dyan. Kung meron kayong mga prayer request o kaya mga prayer supports, ano po. At kung kayo man po ay hinihipo ng Panginoon na makiisa sa ministry na to bilang supporter o kaya prayer warrior, ano po, para lagi po tayong na sinasabi po natin dito ay akma po sa spiritual na pangailangan ng mga tao. Po. Alam niyo po, linunsag po ang channel na to dahil ang mga kababayan po natin ay salat sa salita ng Diyos. Sana po ako doon dati na po, na po balik-balik ang simbahan, pero wala naman ang babago sa buhay ko. Ano po? Wala nagdadagdag sa kaalaman ko to po sa Diyos. So ngayon po, meron na po kayong oportunidad na lalo po pong makilala ang Diyos at lalo po pong mapalapit sa Panginoon sa magitan po ng channel na to. At marami po ibang mga channel na ang tinataas lang po ay si Christ Jesus. So ang susunod po na pagkita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.